Kung may I am him sa NBA, meron ding I am her. At ibibigay natin yan kay Caitlin Clark bilang first rookie in WNBA history na nakapagtala ng triple-double with 24 points, 10 rebounds at 10 assists. Ayon sa mga experts, dahil sa kanya at sa pangalan niya, dadating daw ang panahon na magiging multi-millionaire ang mga players ng WNBA katulad sa NBA dahil sa kanya. Di pa kasi umaabot sa 1 million ang kanilang mga kontrata. Pero dahil sa sobrang sikat na siya ngayon at sa mga ginagawa niya, unti-unti nang tumataas ang ratings nila. Kung makikita nga natin sa laro ng WNBA ngayon, napupuno na din ang kanilang arena kagaya ng nakikita natin sa NBA. Para mas masaya, sana paiklian pa ng WNBA ang kanilang mga shorts para mas ganahan naman si Nemesio at John Eric na manood. Kasi number one fan daw nila si Caitlin Clark. Tsaka si Clark ngayon, maliban sa kanyang first triple-double as a rookie in WNBA, siya din ang kauna-una ang rookie na nagkaroon ng 103 points made in a single season. Patunay ngang nag-e-evolve na ang kanilang liga. Matatawag nga nating isang generational talent si Caitlin Clark. Isang espesyal din para tawagin kang Stephen Curry ng WNBA. Sa kanyang last 8 games, puro double digits lang naman ang kanyang in-record. Tatlong double-double at isang triple-double. Wala din siyang single digit na points simula noong August 16. Wala na makakaagaw pa sa kanya na makuha ang Rookie of the Year Award. Sa ibang report naman, balak ng Philadelphia 76ers na ilipat ang kanilang arena. May dalawang option sila. Una sa Pennsylvania pa rin sa Chinatown na tatawagin nilang 76 Place Arena. Pero hesitant sila dito dahil baka masira daw ang core at identity ng Chinatown. Bad for the business. Second option naman at medyo pabor sa kanila ay sa Camden, New Jersey. Ibang state kung saan may area na pwede nang tayuan ng kanilang arena na malapit sa ilog at less traffic. May mga fast food chains din na malapit. Perfect para sa mga NBA fans. Tsaka may nakaredy ng $900 million na inoffer ng New Jersey government para sa tax credit at special purpose bonds. Pag nangyari to, potential na magbabago ang pangalan sa team ni Embiid at George na mapapalitan ng New Jersey. Lilipat ang Sixers dahil may tinatawag silang lease na mag-e-expired ngayong 2031. Si Pat Beverly naman pinagmalaki niya na nararanasan na daw niya ang nararanasan ni LeBron. Dahil pagkatapos daw ng kanilang laro sa Israel, pati mga kalaban niya ay gustong magpa-picture sa kanya. Mga coaches, players at fans. Mga average players kasi sa NBA hindi nararanasan ang ganong oportunidad na mismo mga kalaban na fans, coaches at players ang nagpapa-picture sa kanila at nagpapa-autograph. Si LeBron, Steph at KD lang ang nakakaranas noon probably. May mga report na marami ang tumaya kay Beverly na siya magiging Israel League MVP. Sa kanyang unang laro sa Tel Aviv ay nag-record ito ng napakagandang performance. 300 points, 6 million assists sa loob ng 15 hours. Ginanon ko na lang para mas magandang pakinggan.